Maadyong adlaw sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat dyan? Kung kami nga ay nakatira sa bukid, ngayon naman ay akit kami sa mas bukid pa talaga. At samahan nyo kami sa aming waterfalls adventure. Kasama ko nga dito ang aking mamilya. Ang saya nga at nakaka-enjoy umakyat ng bundok, lalo na kapag kasama mo ang iyong pamilya. At grabe nga yung nainom namin dito na tubig. Hindi lang malamig, matamis-tamis pa. Iba talaga pag galing sa nature. Ayan, galing siya sa bukal, galing siya sa bundok. Iba talaga ang nagagawa ng nature. Iba talaga yung nagagawa ni God para sa atin. At ito naman si Mama na gadyod si Jack kasi matagal na siya hindi nakakaakyat ng bundok. Hindi na nasanay. Kuminto nga muna kami at nag-uusap kung sino bang babalik sa bayan dahil wala pala kaming dalang lighter o posporo man lang. Sa wakas, pagkatapos namin naligo sa pawis ay ayan na. Talaga naman nakaka-refresh. Pagdating nga namin dito ay agad na namin niloto itong octopus na nabili namin sa bayan. Ito nga ay tumitimbang ng 8 kilos at nilagyan lang namin ito ng ingredients. Pagkatapos ay tatakluban lang at pakukuluan ng 30 minutes para mas lumambot. Nagmamadali nga kami lutuin ang aming mga dapat lutuin dito sa waterfalls dahil baka maabutan kami ng ulan. Pag ulan season na nga dito sa amin, kaya biglang umuulan lalo na kapag hapon na. At kapag umuulan daw dito, grabe sobrang buhos daw ng tubig, baha agad at ang taas ng baha dito sa ilog na to. Kaya ayan, habang hindi pa dumidilim ang langit, kailangan namin magmadali sa pagluto. Baka ma-stranded kami sa baha at malalayo ang mga bahay dito. Ayan nga, habang kami ay busy sa pagluluto, sila Bibi Bella naman ay enjoy na enjoy ang pagsiswimming dito sa waterfalls. Sa pagpunta nga namin dito ay hindi na kami nagdala ng mga kung ano-anong lutuan, kalan, or panggatong, o unsa pa na diha. Kay for sure, naadyon ni bato ning lugar kay Salugod or Mailog siya. For sure, naadyon ni bato na pwedeng magamit na patungan itong aming kawali. At hindi na nga rin kami nagdala ng panggatong dahil ito ay nature. For sure, madaming kahoy dito na mga laya na pwede isugnod rin as atong mga gipanluto at natatawa nga kami dito sa gilid. Dahil grabe talaga yung experience namin sa pagpasok dito dahil dangog dan madulas at maraming ang kahirapan na na-experience. At ito ngayon sauce na minix ko kanina, ayan, tatakpan ko lang siya for 20 minutes para talaga mas absorb niya yung sauce at nanguha kami dito ng dahon. Kung walang dahon na saging ay pwede kahit anong dahon. At pagkatapos nga ng 20 minutes na paghihintay, naku, hindi natin patatagalin to kasi nahihilo na kami sa gutom. Char! At ito na nga. Ay, naku, napakasarap naman. Hahalo-haluin lang siya maigi para ma-mix yung sauce niya. Ma-mix? Dahil ma-mix ba? At ayan, sandukan na agad natin si Manoy Julie kasi sobrang gutom niya na ito, kakabit-bit ng mga dala namin ay kabigat. Lamikayo! Lamikayo! Spicy na octopus at inihaw na isda. Ayan, mga onday taninjong tanan, kain po tayong lahat. Hindi naman halata, nagutom kami, no? Dahil puro nagutom talaga ang mga person dahil sobra talagang haba ng nilakad namin at hindi talaga siya madali. Pagkatapos nga namin kumain, ang ini-enjoy muna namin ang majestic na ganda nitong waterfalls dito sa Matalom, Leyte. Sobrang lamig talaga ng tubig para talagang nilagyan ng ice. Ilagay mo na lang dito yung iinumin mo. Pagkakuha mo ay malamig na. Ayan, hindi rin sila papahuli. Swimming is life, Jude, kay na katagsararabata makangani. Worth it, Jude, ang kakapoy. Kami nga ay pauwi na nito at marami pa rin kaming nadadaanan na magagandang waterfalls. Ayan, napakalamig talaga ng tubig dahil galing talaga ito sa bundok. At ito naman si Manong. Manong, pasakay po, para hindi na kami mahirapan maglakad dahil madulas ang daanan. Nakuday, hindi ako lang mamasiro. Maglakad ka para pumayat ka. Char! Ay, nako si Manong, akala namin pwede kami sumakay doon. Siya lang pala ang pwede sumakay sa unahan. Dahil nanguha lang din siya ng kawayan doon sa bundok at idinaan lang niya sa tubig para hindi na siya mahihirapan sa paggudyod ng kawayan. At ito nga ang daanan namin pa uwi. Bali, tatawid pa kami ng dalawang ilog. Ayan, sobrang lakas ng tubig, sobrang lakas ng sog. Kaya pag hindi talaga
talaga matibay ang iyong tuhod. Madadala ka talaga sa tubig. Kaya kailangan tibayan mo ang sarili mo. Magtiwala ka lang. At maraming salamat kay God dahil binigyan kami ng magandang panahon ngayon. Dahil pag bumaha, nakikita nyo ba yung coconut dyan? Ganyan daw kataas ang baha kapag umulan dito. At marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood. This is Miss Angel World. Amping mo kanunay. Ingat po kayo palagi.